Diocese Sancti Pauli in Insulis, Philippines, dekreto ng pagbubukas ng taon ng pag-asa. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Sa mga pananalitang ito, itinuturo sa atin ng apostol na si San Pablo ang di mapaghihiwalay na kaugnayan ng pananampalataya at pag-asa. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas na magtiwala sa Diyos. Ang pag-asa naman ang siyang nagpapatibay sa atin na manatili sa Diyos. Sa araw na ito, bilang pagsunod sa naisi ng ating Santo Papa, isasara natin ang taon ng pananampalataya na para sa atin ay isang taon ng biyaya at paghihimo sa bawat isa sa atin na mag-isa sa misyon na ipanaganap ang mabuting balita ng Yesu Kristo. Kaugnay nito, tayo ay nasa panahon ng paghahanda para sa ikalimang anibersaryo, 50th anibersaryo ng pagkakatatag ng ating simbahang lokal bilang diocese. Noong isang taon, ipinag-utos ng ating Obispo Emerito Monsignor Leo M. Drona SCBD na ang 2nd taon ng ating paghahanda ay matagon sa paghihilay sa pag-asa. Kung kaya kami, Buenaventura M. Pangadiko D.B. sa biyaya ng Diyos at ng Santa Sede, Obispo ng San Pablo, bilang susog sa mga itinadhana ng Liham Apostolica Portal Fidei, ay nagpapahayag na ang taon ng pananampalataya ay formal na isinasara sa buong diocese ng San Pablo. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay patungo sa ginituang jubileo ng pagkakatatag ng ating diocese, formal natin binubuksan ngayon ang taon ng pag-asa sa lahat ng nasasakupa ng diocese ng San Pablo. Ito ay ating isasara sa 21 ng Nobyembre 2024. Hiling natin bilang bayan ng Diyos na matahak natin ang kanyang landas. Kasama natin sa paglalakbay na ito ang mahal na Birhen, si San Jose, si San Pablo unang ermitaño at ang mga banal na patuloy na nananalangin at namamagitan